Okay. Ang tanong ko naman sa ating mga mamshi. Okay, mm-hmm. Mamshi Empress at si Mamshi Lara. Sino ang nagpe-prepare ng food ninyo everyday sa bahay? Ako, kapag hindi busy, minsan, kung ano yung pagkain ko, yun na rin pagkain ni Atalia. Kasi ako, I always eat vegetables tapos meat. So, yun palagi yung kinakain ni Atalia. Pero si Yaya, alam na niya yung paano lutuin yung food ni Atalia. Tapos nakaschedule na yan. May recipe na din. Tapos susundan na lang ni Yaya. Ano yung Monday to Sunday? Yes. Ay, bongga. Mm. So, ikaw din ang nagde-decide nun kung anong food ang kakainin ni Atalia. Yes, oo. Tapos minsan, kapag hindi nabigyan, si ate na bahala kung anong gusto niya. Basta, ang pinaka ano doon, main doon is gulay, kahit anong gulay, kinakain naman ni Atalia. Basta huwag lang, niya makita talaga yung color green. So, ang ginagawa namin, ganun din, kino-camouflage din namin. So, Katulad na itong sayote, medyo puti naman siya. Yes. Favorite din niya yan. Okay. So, nilalagyan lang namin ng mga meat, ganyan, fish, tapos chicken. Hindi siya pwede kasi may allergy siya. So, ibang meat na lang, pork, beef, ganun. Okay. Galing, no? How about si Mamshi Lara naman? Lara, oo. Sino nagpe-prepare ng food mo? Ako, very thankful ako na may kasama kami sa bahay na magaling magluto. At saka actually, yung asawa ko, napakadaling i-please naman yan. Kasi napaka-healthy ni Marco eh. So, mahilig yan kumain ng mga grilled fish, ganyan. So, hindi masyadong mahirap mga lutuin. Oo, madaling kasi gawin si lang. Noah naman, based yan sinigang, nilaga, tinola. So, gusto talaga ng mga bata sabaw, no? May sabaw. Diba? Oh. Mabilis kasi pag may sabaw, mabilis nilang nalulunok eh, di ba? Oo. Eh, yung kahit may sabaw na, ang tagal pa rin sa bibig. Yung nag-dry na yung kain mo. Babad na babad. Diba? Yung naabutan ka na ng lunch, hindi pa rin niya nalunok yung breakfast. Umaabot ba sa pagka-high blood yun? Magka-high blood ba yun ng magulang? Uy, ang sweet ng ating mga anak, si O. Nakahanap sila ng true friends switch. Oo, ayan. At group hug sila. Oo. Para sila mga Smurfs. Isa lang babae. Ay, pero very strong ni Atalia kahit siya lang yung girl. Correct. Tingnan mo, walang makalapit sa kanya. Oh. Ah, oo, lalaki tingnan. Nga. Parang lalaki nga minsan. Grabe makalaro. Oo. Ikaw, Boyet, meron ka bang maishashare na food na patok sa mga kids? Normally, yan, masabaw nga, di ba? Mahilig sila sa sabaw. Tinola, like for example. At saka adobo, yan yung mga masar sa malasa. Adobo, no? What else? Bulalo, type pa ng mga kids din yun. Yes. Tsaka madali itago yun, yung potatoes, di ba? Sobrang lambot. Ako naman, ginagawa ko, pinipino ko talaga yung mga meat tsaka yung vegetable para hindi niya makita ng buong buo. Kasi pag nakita nilang buong broccoli, buong ayaw talaga, i-judge nila agad, ayaw nila kainin. So, ang ginagawa ko talagang pinipino ko lahat. Tapos kasama nung kanin. Tapos yun, tatanungin lang niya, what's this? What's my food? Tapos sabi lang namin, carrots, kasi favorite niya. Ah. Kahit hindi talaga carrots yun, sabi lang namin carrots para makain niya. Tapos, naman, gustong-gusto naman niya. Basta hindi lang niya nakita yung color green. Parang feeling ko naman, discarte lang ng mga momshies yun. Hindi naman natin masyado talaga ninilin lang. And actually, sila, yung mga anak natin yung magbe-benefit naman talaga. That's right. So, dapat may konting discarte talaga tayo para mapakain natin yung mga vegetables, diba? Correct. Eto na, ma'am, Shea, papakuloyin lang natin to. Pero huwag tayo mag-alala kasi meron na tayong finished product na pwedeng tikman ng ating mga anak, Shea. Ayan. Basta lagay na to halos lahat. Tapos last na itong mga dahon-dahon para hindi sila malubsak masyado. Thank you, Ma'am Shimels. Yes, go. Sarap. Para sa ating mga anak, Shea, matapos nilang maglaro, magkain agad sila. Kain na! Diba? Tawagin natin ating mga anak, Shea, halina kayo. Let's go, let's eat, kids! Let's eat, go, glow, and grow! Let's go, Atalia. Oh, ito pa yung little girl. Kulang.